Hola, buenas tardes, magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas. Ngayong araw na ito ng Engineer Wasi Wasi. Anong araw ngayon? Anong araw ngayon? Today is Thursday. Huh? Thursday. Hindi, alam mo naman ito si Engineer Frederick Wasi Wasi. Medyo pa-English-English pa ito eh. Today is Thursday. Medyo may pagka-ano ito eh, may pagka-Briton. Thursday. Okay, Thursday. Okay. Salamat, salamat Engineer Wasi Wasi. At ngayon po ay nasa, ano na tayo? Anong date? Anong date? Pakita mo yung kamay mo. Anong date? Aba, ano yan? 9? Ha? Ano yan? 8? 8! 8, 8, ha? Magandang numero yan. 8, 8. Yan ang mga paboritong numero ng mga Chinoy, ha? Ng mga Chinese. 8. Dahil ano raw yan? Mapalad daw. Ewan ko kung anong mapalad yan ang ibig sabihin. Pero hindi ko mapalad yung itong problema natin sa dengue. Dahil ewan ko, matindi, no? Tumitindi ko eh. Mukhang do-doble pa raw. Paano kaya mapapakalma natin itong dengue na ito, no? Malabo na po raw na makatugon sa epidemya ng dengue ang dengue vaccine din. Siyempre, natural naman. Hindi naman kami papayag dyan. Basta ang punto lang, halos lahat po ata ng lugar dito po sa La Islas de Pilipinas medyo isinailalim na po sa state of calamity dahil po sa dengue. Isipin mo nung dati, ang state of calamity tungkol lang sa bagyo. Ngayon, binagyo tayo ng dengue. Mas matindi pa ito sa tunay na bagyo dahil binagyo tayo ng dengue. Dahil yung dengue, hindi bali tayo bagyo yun eh. Nakakalusot pa tayo eh. Pero pag binagyo ka ng dengue, tepo ka. Ikaw ang tepok eh. Wala kang lulusutan eh. Wala kang lulusutan. Isang turok lang ng lamok. May tulog ka na eh. Di ba? Mabuti pa yung binabagyo ka lang. Ilalagay ka lang sa isang magandang lugar. Okay na kayo dyan. Dito, mabigat, napupuno po ang mga ospital. Ngayon, ang Ormoc City, ayan, isa na naman to. Ayan, isinailalim na po sa wag na state of calamity dahil nga tumaas po yung bilang ng mga nagkakadengue. At ayon po rito kay Mayor Richard Gomez, nakapagtala po ang kanilang City Health Department ng 246 na kaso ng dengue kung saan dalawa ang nasawi mula Enero hanggang ngayong buwan. At sinabi ni Gomez, sa 27 linggo ng taong ito, nakapagtala po sila ng 25 bagong dengue cases na mas mataas pa sa 7 kaso lamang na naitala sa parehong panahon din noong isang taon kung ikukumpara ngayon. At ipinahayag po ni Mayor Gomez na naglunsad na sila ng malawakan clean up drive. Wala talaga tayong magawa, yun lang. Puro lang ganun ang magagawa natin. Pero labanan ng dengue, hindi po pwede. Hindi nila makaya eh. Pag nandun na, wala kang magagawa kundi depensahan lang. Ngayon, meron nung ngayong pinakakalat na herbal, yung tawa-tawa. Ha? Herbal po yan. Alam nyo, sa totoo lang, totoo po yung sinasabi natin, ha? Na yung mga herbal natin, yun nga po ginagamit ng mga gamot natin talaga eh. Yung original, na tapos inilalagay lang natin sa kapsula, yan po, direktamente na eh. Damo lang yan, ha? Damo lang yan, nandun lang sa bahay mo, hindi mo iniintindi. Pero malaki pong tulong yung tawa-tawa na yan na inilalaga at ginagawang tsaa, ipainom nyo at makakatulong kahit papano. Kesa po sa pinaplano nila na yung ibang mga doktor ay nagpaplano na ano tawag doon? Na gawin daw nila iturok daw yung dengue basya. Iturok ko sa ulo nyo yan eh. Ang nagkakamatayan na nga at tumindi na nga ang epidemya eh. Pagkatapos igigit nyo pa yan, tinamaan kayo ng magaling. Dinadagdagan nyo pa yung problema ng tao eh. Marami namang ibang paraan. Alam nyo, napakasimple lang po yun. Yung tawa-tawa, tama po yung mga may nagpayo ata na ngayon ay andyan lang po yan. Nasa mga bakod-bakod nyo lang yan. Malaking tulong po yung dengue vaccine. Tuloy.
yung sinasabi ko sa inyo na tawa-tawa. At na-proven po yan, proven yung tawa-tawa. At marami po ang umiinom na kagad ng tawa-tawa. Pag naramdaman nyo na kagad medyo, ano ba mga sintomas ng ano, ng dengue? Sakit ng tiyan. Sumasakit ang tiyan. Pag sakit ang tiyan pala, painumin mo na ng tawa-tawa. Huwag mong paiyakin. Patawa. Tawa-tawa. Tawa lang ng tawa. Yun lang ang mabigat, ano? Baka na ng mga tao, tawa lang, tatawa? Hindi, tawa-tawa ho ang tawag dyan. Ay, yun nga ang kagandaan dyan, eh. Pangalan pa lang, talagang matatawa na kayo. O, isipin nyo, hindi kayo paiyakin, kaya kayo matatawa, gagaling kayo. O, di ba? Hindi naman yung iyak-iyak yan, eh. Tawa-tawa. Yung umpong iyak-iyak, yun ang mga nadadali ng dengbak siya. ang bigat eh. Ang bigat ito ng sitwasyon natin eh. Ewan ko. Ngayon, ito at pinag-uusapan pa raw. Yung antay, naku, tinan mo nga oh. Binabanatan pa ni House Deputy Minority Floor Leader Janet Garina, ang mga anti-dengue kit daw na ipinamamahagi ni Secretary Duque. Tignan mo, Secretary Duque, may kalabang ka na naman, ha? Yung kasama mo sa dengue siya. Ngayon, ikaw na binabanatan, ha? Dahil congresswoman, eh. Ikaw, secretary ka lang. Ito, congresswoman, kaya kanyang banatan. Yan ang hirap, ano? Nakalusot, eh. Naging congressman, eh. Na ano pa yan, ha? Ang init-init niya sa dengue siya, pero para bang hindi ko malaman kung yung dengue siya bang nagdala sa kanya para sumikat at iboto ng tao. Ha? Ang bigat, eh. Ang bigat ni Congressman Garin, ha? Dati yung secretary ng Department of Health at sa kanya po pumutok yung issue ng dengue siya at siya nagpa-ineksyon yan halos. Pagkatapos ngayon, hinabol siya, pinatawag siya ng Kongreso, bay, nanalo. Nanalo pa. ngayon, siya na ngayon na nangangantsaw. Nakaupo na eh. At saka mabigat, minority floor leader siya. Sabi niya, yung pinamamahagi mo, Secretary Duque, ng mga anti-dengue kit, nako, pelpak. Nako, sabi naman yan, kayang-kaya niyang gawin yun. Sa gamit ng mga barangay tanod, ha? Sabi niya, yan po, ginawa po ni Congressman Garin yung pahayag matapos magdeklara ng pagkakaroon ng epidemya nga. Ito po, nagpatawag ng press conference si DOH Secretary Duque, nagpatawag din ng press conference itong si dating Secretary ng DOH at ngayon ay Congresswoman na si Garin. Nasabi niya, walang silbi. Sabi niya kayo sa'yo. Biro mo, yun ang sinasabi niya sa'yo, Secretary Duque. Dalawa na, ha? Nagtutulong sa'yo. Si Senador Panfilo Lacson, mairit sa'yo. Ngayon, si Garin naman. Si Congressman Garin, dalawa na yan, ha? Medyo maghanap-hanap ka na talaga ng kakampi dyan at baka namumuro ka na. Namumuro ka na. Baka si Garin, eh, maghanap pa rin ito ng iba pang mga bagay-bagay na mahalungkat niya laban sa'yo, kamukha ng mga nahalungkat ni Senador Panfilo Lacson laban sa'yo. Kaya medyo mainit ka na dito. Dalawa na to, ha? Nagtutulong-tulong na. Ang sabi ni Congressman Garin, wala kang silbi. Palpak yung anti-dengue kit na pinamimigay mo. Yan, ha? Nagsasayang ka lang ng pera. O, biro mo yan. Paano yan, Secretary Duque? Paano mo sasagutin ngayon yan? Sagdasayang lang kayo ng pera. Please, stop using that DOH funds and the people's money for buying the useless dengue kit. Galit na galit pa, ha? Kita mo yan, ha? Wala ka naman magagawa. Congresswoman yan, eh. may immunity yan, eh, di ba? Yan lang ang hirap. Binoto nyo eh. Hindi nagkaroon ng ano, nagkaroon ng corona yan, hindi nyo pwedeng basta ngayon na banatan yan, ha? At ito mga paliwanag ni Congresswoman Garin, hindi na po Secretary Garin, ha? Secretary Duque, pakinggan mo ulit. Ang mga dengue kit na binili nyo, ha, Duque? Wala naman na nakalagay ni Duque. Sabi lang, DOH. Sino ba DOH? Hindi si Duque. Siya ho nakaupo ngayon eh. Upang palakasin yung kanilang anti-dengue drive ay walang scientific basis. O, paliwanag mo yan, Secretary Duque. Wala raw scientific basis at kapareho lamang ng mga kit na pinamumudmod sa mga barangay tanod noon. O, paano ngayon yan? Paano ngayon yan, Secretary Duque? Naglalaman daw po yung bawat dengue kits ng bottled water. Ito, ha? Ito laman. Ano-ano pa? Paracetamol tablet. Ano pa? At repellent lotion. O, hindi nakakatulong yung kit na yan. May dengue ka na eh.
pwede yung kit na yan sa, para maiwasan ng dengue siguro, probably. Baka yun ang purpose nito. At babala pa ng, nitong si Garin, ha? Maaaring mauwi lamang daw sa bulsa ni, no, ni Duque. Hindi! Sa bulsa ng mga... Sa bulsa ng mga corrupt na opisyal. Hindi nyo tinutukoy si Secretary Duque. Hindi! Ang sinasabi ko na, yung corrupt na opisyal. Ayan na, hindi ko kayo pupubuti. Medyo maingat po magsalita si Congresswoman Garin, Secretary Duque. Ha? Hindi niya sinasabi pangalan mo. Na sinasabi niya, maaaring, sabi niya, maaari pa ha, na mauwi lamang sa bulsa ni Duque. Hindi! Sabi niya, hindi yun niya sinasabi. Ng mga corrupt! Duke? Hindi, hindi rin. Nang opisyal. Eh, sino yung opisyal na yan? Nang ahensya? Eh, sino kaya tinutukoy ni Secretary dito, ni Congresswoman dito, sa pagbili ng mga nasabing dengue kit na yan? Yan, ha? At least, hindi ko kayo sinasabihan ng pangalan, ha? Secretary. Pero, if you're going to read the lines, between the lines, eh, parang kayo na yun yan. Sinabi niya, opisyal, eh. Opisyal ng ahensya. Sabi po niya, ayon kay Congresswoman Garin, nais niyang paimbestigahan sa Kamara. Eh, sino paimbestigahan niya sa Kamara? Eh, sino ba ang pinuno niya sa DOE? Hindi kayo yun, Secretary Duque. Dalagang may tulog, mainit na ko sa inyo. Ha? Si Senador Panfilo Lacson, gusto maimbestigahan kayo. Ngayon, dalawa na. Ang mababang kapulungan, gusto rin kayong paimbestigahan. Naku, patay na tayo rito. Gaano, eto na ang gusto malaman ni Garin, ha? Kung gaano kalaki ang nagagastos ng gobyerno sa nasabing programa. Tanungin po natin si DOH kung magkano, kasi yun, yan, kayo na ito, kayo na. Tanungin natin si DOH, eh sino ba DOH? Pag sinabing si DOH, hindi kayo yan, Secretary Duque, kayo na yan. Sabi daw eh, yung ginastos niya sa kits, kasi yun yung parang pamimigay lang sa the donuts, kaya makikita mo sa mga post, may bag, may ganitong kit, hindi po yun solusyon sa outbreak ngayon. Tama rin naman, ano? May katwiran din naman si Congresswoman Woman Garin. Anyway, ganyan po ang sitwasyon ngayon, habang tayo ay talagang binabagyo nitong dengue. Mas masahol pa ho ito sa tunay na bagyo sa kasalukuyan, senyora. Magbabalik ang doble banda. Sadali-sadali po naman. Rene Jose, Senyor Pacheco. Senyor Pacheco, Rene Jose. Doble banda, doble ganda. Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line, 0918-3502378. Philippine Standard Time. 46 minutos na po, makalipas ang alas 4 ng hapon. TWIZ! Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Senyor Ray Pacheco. Ito ang Doble Doble Banda. 48 minutos na po, makalipas ang alas 4 ng hapon. Wala hong pasok at ang buong Metro Manila, senyora. Dahil yung mga panghapon, ano, panghapon na. Eh, dahil yung pang-umaga, nakapasok pa eh. Yun ang mabigat, ano. Hindi ba pwedeng i-announce talaga ng mas kawawa naman kung maaga, tapos uuwi din ng hapon, eh nakapasok na, tsaka uuwi pa rin. Ha? Yung iba mga teachers kasi, pumasok ko sa umaga para ho sa preparasyon sa hapon. Dahil ho dito sa tindi ng traffic. Ito pong parking traffic, kung tawagin. Ano na, ang tawag na ho nila rito eh, dilubyo eh. Ito po, panibago tayo. Binabagyo tayo ngayon. Maliban no sa binabagyo tayo ng dengue, binabagyo ho tayo ng traffic sa Metro Manila. Naku po, 40% na ba naman to? Katapos, ang sabi ng DPWH, 5 minuto, travel time, mula Cubao, Makati. Mangyayari yan sa Disyembre! Bano kaya ang gagawin na DPWH? Nakikita nyo naman nangyayari ngayon muna sa sitwasyon? Medyo, pero siniguro yan ha. Hindi ko alam, paano na siguro ito ng DPWH? Sabi po ng DPWH, kayang-kaya! Basta, narinig ko na yung kayang-kaya eh. Narinig ko na yan eh. Kayo ko ba narinig yung kayang-kaya? Kay Presidente Ramos, kayang-kaya, basta kasama! Ano? Maniwala ka dyan. Kayang-kaya, basta sama-sama! Ayun. Ayun ang narinig ko nga pala. Basta sama-sama kayong... Sama-sama kayong sasabit. Yun ang mahirap. Kaya-kaya, katapos magsabit, sama-sama rin kayo.
Ilang ang mahirap din sa naging magandang salita na yan eh. Magandang slogan yan sana ni Presidente Ramos. Ano, naalala ko eh. Kaya-kaya! Basta sama-sama! O ngayon nga lang. Nung hindi makaya, sama-sama rin. Kaya siguruhin nyo ha. Siguruhin nyo na makakaya yung 5 minuto travel time ha. Na mangyayari to sa Disyembre. Dahil ngayon no, naku po, kung binabagyo tayo ng dengue, binabagyo tayo ng totoong bagyo, binabagyo po ang EDSA ng traffic. Puro bagyo, no? Ha? Bagyong-bagyo po ng traffic ang EDSA, senyora. Sa maniwala kayo sa hindi. Okay, tingnan muna natin ang update ng PAGASA. Kaugnay pa rin dito si, tungkol dito kay sa bagyong si Hana. At lumakas kasi ito eh, habang kumikilos papalayo eh. Papalayo na, lumakas pa. Kalaya mo ba naman yun ano? Matindi rin ano? Alamin natin muli at nagbabalik si Senyor Raymond Ordinario ng PAGASA. Magandang hapon, buenas tardes, Senyor Ramon. Raymond? Yes po, magandang hapon po. At ito nga po yung update natin dito sa Binabantayan. As of 4 o'clock yan ano? Yes po, at okay. Based dito sa ating 4 p.m. na weather forecast, kaya nga po nga alas 3 ng hapon, namataan ang mata ng bagyong si Hana sa layong 505 kilometers northeast yan ng Basco, Batanes. Naitagay na nga itong hangin na abot ang 185 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugusto na pwede nga umabot sa 230 kilometers per hour. Ito'y patuloy na kumikilos ang north-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Kung mamimintihin kanyang direksyon at bilis, posible na nga itong lumabas ang ating Philippine Area of Responsibility bukas. Samantalang may binabantay pa rin tayong low pressure area nga. So sigurado nang paalis yan bukas, Senyor Raymond? Sa ngayon po, wala naman na tayong nakikitang dahilan para mag-stay pa po siya sa Pilipinas. Medyo nagkatagalan na po ito. Overstaying na ba siya? Overstaying na? Biligyan natin siya po ng ano, tawag dito, ng ating order para lumabas. Okay. So palabas na po siya bukas, wala na po tayo nakikita. So binigyan nyo na sila ng exit pass, ha? Na meron na po yung exit pass para lumabas, ha? Yes po, nabigyan na rin po natin ito ng visa papunta pong Japan. Mapagaling, ha? So naisip na po natin visa na rin, ha? Palabas na rin po talaga ng ating bansa. Kaya wala na. Hindi na, wala na tayong kawala. Wala na yung kawala para bumalik pa yan rito. May visa na pala siya din, eh. Okay. So, ngayon po, may visa na to palabas. So, nakikita na po natin na makaka-apekto nga dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Ay, ito nga binabantay nating low pressure area sa may kaluran naman ng Luzon. Mm-hmm. And nasa 3 p.m. nga, ito ay tinatayang nasa layong 105 kilometers west ng Sinait, Ilocos Sur. So, maliit pa rin naman ang chance nito na maging bagyo. Kaya nakikita natin na in the coming days, pwede na nga itong matunaw. Samantalang southwest monsoon pa rin nakaka-apekto nga sa kabuuan ng ating bansa. Ayun. At dahil nga sa dami ng weather system na nakaka-apekto sa atin ngayon, dito sa may Batanes at Tabuyan Group of Islands, inaasahan pa rin natin na magkakaroon ng maulan sa panahon na may mga pagbugso nga ng hangin dahil nga sa Typhoon Hana. Mm-hmm. And as of kanina nga pong 11 a.m. na ating bulletin, nakatas po ngayon ang mabala ng bagyo bilang isa nga sa may Batanes at Tabuyan Group of Islands. Mm-hmm. Ibig sabihin ito, magkakaroon sila ng mga occasional rains na may mga pagbugso nga po ng hangin. Mm-hmm. Kaya po pinapayuhan natin yung ating mga kababayan, especially po dito sa may Itbayat area, kung saan po sila tinamaan ng lindol, na maging alerto nga po dahil inaasahan nga natin na in the coming day pa po or within the next 48 hours is posible pa po sila maapektuhan nga nitong papalabas ng si Bagyong Hana. Ayun. At dito naman po sa Metro Manila, Mimaropa, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Iloilo, Antique at Guimaras ay patuloy pong makaasa ng maulan na panahon. Dala pa rin po yan ng ating habagat. So, wala tayong kawala sa ulan talaga sa Metro Manila? Sa ngayon po, dahil nga po nasa may mga weather system pa rin po tayo talaga, especially ito nga pong bagyong si Hana, mm-hmm. at itong low pressure area nga po ay medyo kasundo ito ng ating habagat. Kaya napakulan yan dito sa Metro Manila. Mm-hmm. So, in the coming days po, base dito sa ating weather outlook nga pagdating ng Monday, mm-hmm. posible na nga tayo magkaroon ng improved weather condition or posible nga ngayong weekend magkaroon na rin tayo ng improved weather condition. Pero mataas pa rin ang potensyal nga ng mga pagulan dito sa Metro Manila. Ayun, hindi natin tayo makakaiwas dyan. Kumusta naman yung ano, yung heavy rainfall warning tayo, meron ba? Sa ngayon po, base doon sa huling inisyo ng ating mga kaibigan, o mga kasamaan natin dito sa
National Capital Region Pagasa Services Division, nakataas nga po yung ating yellow warning. Yellow warning. Ito lang po sa may Zambales area. So okay, ito po kasi talaga yung area o yung region ay yung probinsya na directly hit by habagat. Dahil nga pa dyan sa may Zambales mountain range. Yun po kasi ang tinatamaan ng hangin galing dito sa West Philippine Sea. Kaya po talaga inaasahan natin yung mga maulan na panahon dyan po sa may Zambales. I see. Kaya po, same po, pinapayuhan natin yung mga kababayan sa Zambales nga, especially doon sa mga flood-prone area, dahil nga, even though magkaroon ng kahit ng moderate to heavy rains, ay pwede sila magkaroon ng mga pagbaha dahil umuulan na nga po since last week dyan po sa may Zambales area. So ngayong hapon, maasahan natin uulan pa rito sa Metro Manila? Tama po, and as of the moment po, dito sa Quezon City, so umuulan na nga. Oh, umuulan na yan. At so, habang kasabay itong Carmageddon, ano? Nakakadagdag po ng traffic natin eh. Kasi po, nasa rush hour na tayo. So makakadagdag nga po itong pagbagsak nga po, yung timing ng bagsak ng ulan po. Ang galing ng timing, ano? Sabay-sabay eh. Ay saktong-sakto po sa rush hour ng ating EDSA, kaya po, good luck po sa mga uuwi mamaya. Yun na nga, kanina pa nga eh. Nakikita ko yung isa nga eh, hindi ko alam kung... ang nakikita natin sa tindi ng trapiko talagang matindi na. Parang parking area na talaga yung ano, yung area ng yellow lane na nakikita namin kanina. Okay, maraming salamat Raymond ha. Senyor Raymond. Apo, maraming salamat at magandang hapon at mag-ingat po tayong lahat sa mga pag-ulan po. Okay, muchas gracias si Raymond Ordinario mula po sa Pag-asa. Kaugnay pa rin dito sa ating weather update. Nagatid sa ating orasan 57 minutos na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Yan, nakakadagdag yan. Dito habang matindi ang kalagayan po, nagkakabuhol-buhol ang trapiko natin sa kabaan ng EDSA, nakadagdag po yung pag-ulan. Yan, yan. Lalo mamaya, umuulan-ulan pa rin, ay ang lalo yung bagal, lalo bumabagal yan, yung takbo ng mga yung mga buses natin. Kaya sabi nung nakakausap ko eh, Senyor, nanligaw na ako dito sa loob ng bus, napasagot ko na, malapit ko ng pakasalan. At least maganda yun, di ba? Na-meet niya yung babae siguro para doon sa loob ng bus. Siyempre, nag-uusapan yun. Tagal naman ng ano natin bago tayo makarating. Nga. Hanggang sa umabot, nagkakilala ng gusto. Engineer Wasi-Wasi, nagkakilala ng gusto sa bus sa tagal, ha? Ng traffic. Sa tagal ng traffic. Nagkakilala sila hanggang sa nagkaligawan pa. Ganon katindi. Ha? Ay ganoon oh ang natin doon. Yung bagal ng trapiko. Eh sabihin, hindi na umuusad talaga 'yan. Pero mo nakilala niya sa loob ng bus, pagkatapos naligawan pa niya. Ang masakit, ang maganda rito, napasagot pa niya. Kaya nung bababa na lang ito, baka ang inaalala ko dito eh, baka pag, hindi naman siguro aabot dun sa buntis na yan, hindi. Baring, pwede nga kayo magpakasal dahil pwede nang pag-uusapan nyo dahil umuo na eh. O, di, kailan tayo magpapakasal? Yun, kaya nung pababa, akalain mo, may kasintahan na siya. So, baka isa sa bus, wala siyang kasintahan. Ngayon, bumaba siya, magpapakasal na. Por 10% ang buhay ire. Ganun o katindi ang trapiko natin, senyora. Ewan ko, kung ano po yung sinasabi ng DPWH na magagawa po yung itong 5 minuto. Pero siguro, trial and error ngayon ang ginagawa po ngayon dito sa EDSA. Pero nakikita natin ang matinding error. Di ba? Matinding error po yan. Dahil kasi ngayon lang pala talaga nila sinubok yung yellow lane. Ngayon lang sila naging stricto sa yellow lane. Pero pag pinairal mo pala talaga yung yellow lane, eh ganyan pala mangyayari. Ha? Ang bigat. Eh kaya ito sinasabi ng DPWH na 5 minuto, sa kaya nila kukunin yung 5 minutong travel time na yan at na mangyayari ito sa Disyembre. Pero nilinaw po nila na ito ay sa pamamagitan ng tinatawag na ito. Ayan, alternate routes. Merong alternate routes na tayo eh. Route na tulad ng Skyway 3. Ba, mukhang may katwiran ng DPWH. Tama, yan. Eh, kasi mayayari na to, di ba? Eh, bago mag-Disyembre. Mukhang naniniwala kami dyan. Kung yung mayroong alternative route tayo na tulad ng Skyway, bababawasan nga yung EDSA na mayroong pong link papuntang Cubao area o Makati area. Mayayari na, di ba? O, yun eh. At bukod dito,
inaasang luluwag na rin ang trapiko sa EDSA. Huwag lang madadagdagan ulit ang sasakyan. Yun ang mabigat kasi sa atin eh. Hindi naiiwasan na dadadagdagan po ang sasakyan, senyora. Mababaliwala rin po itong Skyway 3 neto kung kung triple naman ang dami ng sasakyan na madadagdag. Tuloy-tuloy ang bilya ng sasakyan eh. Di ba? Ang mga buses at madadagdagan yung mga illegal na mga bus na tumatakbo. Ang dami din eh. Di ba? Luminito nga, marami pong mga illegal na mga buses din na tumatakbo pala dyan. Hindi natin alam. Puro mga color room. Ang dami. Na-check ba yan ng MMDA? Hindi. Ang mga kapag-check lang po niya ng ang LTFRV o ang LTO. Di ba? Tama ba? You know, ang problema, hindi ho saklaw ng MMDA yan. Kaya hindi mo ma-detect dyan kung sino dyan ang mga color room. Sa dami ng bus eh. Naglipa na ho ng gusto. Nagulat ko eh. Ang dami. Napakadami po, senyora. Okay. Kung yung sinasabi ng DPWH na Skyway, mukhang naniniwala kami sa Disyembre. Huwag lang madadagdagan ng triple ang dami ng mga sasakyan na bibilin ng mga tao. Hindi naman maiwasan yan. Magbabalik po kami. Sandali lang. Rene Jose, Señor Pacheco, Señor Pacheco, Rene Jose, doble banda, doble ganda, simply lovable. Para po sa inyong mga text messages, ang aming text line 0918-350-2378, Philippine Standard Time. 2 minutos na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang tindi ng komentaryo. Sina Karen Jose at Señor Ray Pacheco. Ito ang Doble Doble Banda. Okay, tuloy-tuloy tayo. 9 minutos na po, senyora. Makalipas ang alas 5 ng hapon, si Señor Ray Pacheco pa rin sa pangalan ni Karen Jose sa Doble Banda 2019. O yun, meron palang tinitingnan daw pala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ha? Mukhang na-interview ito sa DWIC. Yung paggamit sa isang uri ng isda na kumakain ng mosquito larva o kitikite. Ha? Yung malilito yun. Ha? Yung kitikite laban sa tumataas na bilangan ng kaso ng dengue. Ayon po rito kay BIFAR Dagupan Director Wesley Rosario, naghahanap siya ng mga isdang maaaring magamit na panlaban sa dengue tulad ng mosquito fish. May mosquito fish pala tayo? Alam mo yan, Engineer Wasi-Wasi? Yan, maaari daw makatulong. Anya, panahon ng World War II nang dalhin at ipakilala ng Amerika sa Pilipinas itong mosquito fish para labanan ang malaria. Ngayon, at sabi ni Rosario, nabubuhay daw ito kahit sa maruming tubig tulad ng kanal, itong mosquito fish. Wala rin anyang mga pag-aaral na nagsasabing nakakasama sa tao o sa ibang hayop itong nasabing isdang ito. At pero, pwede itong gamitin laban sa dengue. Posible daw. Testing lang, ha? Testing the water. Ngayon, magpapalabas po ang Department of Science. Itong DOST, marami. Ang DOST, ang talagang marami yung imbensyon na pwedeng makatulong, eh. Meron po akong na-meet na tao dyan sa DOST. Dapat ma-interview natin, eh. Gusto ko makapayan, eh. Ha? Ngayon, itong DOST, maglalabas daw ng ang DOST ng capsule herbal supplement na gawa sa halamang tawa-tawa. Ayan, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, iga-capsule na lang yung tawa-tawa. Pero pwede nyo naman, damputin nyo lang yan sa bahay, sa girit-girit lang ng bahay nyo eh. Andyan lang ho yan, parang damo. Ha? Na makakatulong na igawin yung tsaat, mabilis pa. Kesa, ewan ko ha, itong gagawin pa lang ng DOST ay lalagay sa capsule. Para makatulong sa baka magpapataas pa ng platelets. Totoo naman yon. Totoo po yung sinasabi ng iba. Ayon po kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, kanilang ipalalabas ang nabanggit na herbal supplement sa Agosto 15. Ang mabigat dito, kung paano mo masasawata yung pinagbumula ng dengue, yung ugat. Itong ginagawa natin, gamot lang ito pag nandiyan na yung dengue. Pero paano mo masasawata na hindi magkaroon ng dengue? Ang alam ko, meron pong isang inventor dyan sa DOST ni Secretary Fortunato de la Peña, misan nga, baka panayam natin, ha? Isang beses, dahil matindi na itong dengue. Ha? Kasi para sa ganun,
yung maliban dito sa herbal supplement na ilalabas nila, ito ay laban sa dengue. Ang mas maganda, paano natin may iwasan magkaroon ng dengue? Yun, yun ang maganda. Meron nung nag-invento dyan, may iwasan yung dengue dahil hindi na ho magkakalat yung mga lamok. Yun ang gusto ko lang ma-interview. Na ano po ito ng DOST, ha? Isa sa mga binigyan ng award ng DOST. Baka makapanayam natin sa mga susunod na mga mga araw sa palatuntunan natin next week. Sisikapin ko nga makontak yan, ha? Tagal Laguna yan, eh. Meron na siya, eh. Pinakita niya yung sample sa akin, eh. Okay, 13 minutos na po, makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, may report tayo mula kay Patrol 7, si Jill Resantok. Sadali, Jill! D-W-I-Z Patrol! Indig, Pilipinas, magkakaroon ng rally sa DOJ bukas bilang pagsuporta kay Vice President Lenny Robredo. Politika na ba yan? President, ano yan? Para na ba sa 2022 na ba yan, Jill? Ang grupo ng Tindig Pilipinas nga bukas 9 o'clock. O nga, preparasyon na naman ba yan sa 2022 gaya na lagi mong bukang bibig sa akin? Sige no, tatakbo talaga si Lenny. Ano nga? Ano basa mo dyan? 2022? Mukhang walang ganun ano eh. Walang anggulong ganun. Wala? Bakit okay, magra-rally? Kasi mananalo kaya. Ba't magra-rally ang Tindig Pilipinas? Nakatindig pa ba yan? Hindi kasi... Di ba kinasuhan ng sedition si Vice Lenny Robredo tsaka si Trillanes et al.? May preliminary investigation doon. So all in all, si Vice Lenny tsaka 35 na co-accused. Sinampasan na sedition dahil sila yung raway gumagawa ng hakbangin. Para guluhin yung gobyerno ni Duterte yung pinapaimbestiga sa extrajudicial killing ng ibang masa, no? Uh-huh. Yung isang resolution ng Iceland ba yun? Isa raw uri ito ng paglabag sa batas sa Pilipinas dahil mismong si Vice at ibang kasama niya ang nagdidiktik na imbestiga ng Pangulo ng Bansa sa extrajudicial killing tsaka yung drug war na ginagawa ng gobyerno. So itong Tindig Pilipinas, bukas nga 9 o'clock ay tutungo dyan sa Department of Justice Padre Paura para magbigay ng suporta kay Vice Lenny Robredo at yung 35 na inaakusahan ng grupo ng Philippine National Police ng kasong sedisyon at iba pang kaso. Dahil nga sa pagdidiin ito sa Pangulo Duterte at pinapaimbestiga sa ibang bansa, may kaugnayan sa drug war na ginagawa ng Pangulo na sinasabi nila mayroon punong-puno rito ng extrajudicial killing o paglabag sa karapatan pantao ng mga biktima. At ito rin magugunta si Robredo ay naghamon din sa grupo ng Philippine National Police at kay Atty. Darigadon na magpresenta na ng ebidensya laban sa kanya si Department of Justice sa managaganap ang preliminary investigation ng kanyang kasong sedisyon sa nabanggit na departamento ng gobyerno. So rally yan, ha? Bubukas yan, ha? Yung rally na yan. Nako, antindi pa naman ng traffic, sasabay-sabay pa yan. Nakakasabay-sabay. Antindi na ng traffic natin. Traffic na to. Oo, maghapon ng traffic natin. Bukas, Biyernes pa naman. Di ba? Nako. Si Danny Lim, dapat gumawa ng paraan to. Kanina, senyor, cover kami niya sa Taguig, yung Global. Tatlong oras mula Pilcoa hanggang Global City. Walang kakwenta-kwenta sinabi mo na yan. Kanina ko pa nire-report na yun. Sabi ko sa iyo, eto, na-meet niya yung chicks sa loob ng bus. Nakilala niya. Naging kasintahan niya paglabas at nakatakda na silang ikasal. Sipin mo yun? Hindi pa. Sobra na yun. Ikakasal. Biyahe namin kanina. Matindi na yun. Isipin mo. Isipin mo ba, wala kang kasintahan, sumakay ka ng bus. Ngayon paglabas mo, may kasintahan ka na at malapit ka ng ikasal. Ano ba naman yun? Di ba napakatindi na nun? Kanina naman, paglabas ko ng bahay, cover kami umaga. Kasi shave ko lang eh. Tapos pagdating ko ng Taguig kanina sa Global, ang dami ko ng balbas eh. Ang mabatindi ka rin. Mabatindi nga, matindi nga yan. Tatlong oras. Well, nag-ahit ka pa nila, ha? Bago ka umalis, ha? Matindi ka rin. Marami nang, iba-iba na lahat ng mga narinig ko report, ha? Yung isa naman daw, nagkaugat na raw siya, eh. May balbas na ako dito. Ikaw naman, may balbas, ha? Yung isa, nagkaugat. Kasi ko lang kaninang umaki. Nagkaugat daw dyan. Pinuno ko yung traffic sa katipunan pa kami dumaan yan, hindi pa etsa, ha? Meron mo. Katipunan. Sa tindi daw ng tagal ng yung isa naman, sa tindi ng pagkaupo niya, nagkaroon siya ng nagkaugat daw siya yung pala nadali ng varicose vein ba yun? Ang bigat eh. Nagka-varicose vein. Nakatatlong ihi kami. Isipin mo yan. Sa kayo ba ihi dyan?
Saan kayo nakakaihi dyan sa loob ng bus? Bumaba muna kami sa gilid-gilid. Mga convenience store. Hindi nyo rin, ano? Yung nga pala, naiihi. Paano nga pala yan? Lalo na yung mga babae. Baka magkaroon ng sakit sa bato yung iba. Lalo na yung mga babae. Oo. Nagpipigil yan. Mahirap umihi kasi umuulan eh. Oo, yun na nga. Magpipigil yan. Eh, aircon pa. Sa lalaki, pwedeng dumisa. Oo, walang problema. Eh, babae, paano? Paano didiscarte babae dyan? Paano naglalagay ba sila ng ano diyan? Baka naman may mga arinola na diyan sa loob ng ano, sa loob ng bus. Walang biro to, senyor. Dapat hindi, totoo naman. Talaga. Hindi naman. Ito, hindi biro to sinasabi ko. Dahil kasi kung ihi ang pag-uusapan natin, yan ang naiisip ko kung paano nakakaihi yung mga tao diyan. Eh, sa tindi na yun ng ano na yan. Sa tindi ng traffic na yan. Aircon yung kotse mo. Oo. Oo, yun na nga. Mahina mga tatlong ihi bago ang makarating. Sinabi mo pa, sa akin walang problema. May dala-dala akong arinola sa loob ng kotse. Ano na? Diaper ang dala mo eh. Ano ang diaper yun? Oo, oh, sige. Wala talaga. Pakikibaka. Oo, yan ang... Hanggang kailan kaya yung pakikibaka? Pakikibaka natin? Hanggang bukas kaya yan? Siguro. Magagan mo kasi ni Lim. Hindi ko alam eh. Testing the water yan eh. Jojo Garcia ba yun? Oo. At saka yung isa pa, si Celine Gelago, puro salita lang sa kita sa inyo. Hindi, wala tayong magagawa eh. Lahat naman, they are doing their best. Pero the problem, hindi nila na, trial and error yan eh, senyor. Trial and error, Jill. Ito nangyayari. Ko, lalo na yung mga nagko-commute ng bus. Yung pa nga. Sinabi mo pa. Pila ron. Aha. Pila talaga. Ito kumaw area niyan. Lahat ng ibabaw, tagilid. Isipin mo nga yan. Mapalagong sa ibabaw talaga. Talaga rin naman. Pinapalpas at tutuburo. Baka kung ano tumuburo. Okay. Sige. Okay. Yan ang sitwasyon sa area ng EDSA. Zipator 7 na Jill. Nasa nang uras sa hinting na lang sa ulay. O nga, no? Nakita ko, haba ng balbas na nga ni Jill, oh. Magbabalik ang doble banda. Sandali, Bulabang. Rene Jose, Señor Pacheco. Señor Pacheco, Rene Jose. Doble banda, doble ganda. Chico, your funny boy. Para po sa inyo mga text messages sa aming text line 0918-35-02378. Philippine Standard Time. 19 minutos na po, makalipas ang alas 5 ng hapon. Doble ang tindi ng komentaryo. Sina Karen Jose at Señor Ray Pacheco. Ito ang doble-doble banda. 22 minutos na po, senyora, makalipas ang alas 5 ng hapon. Totoo ba to? Kahapon, umabot na yung issue ni Bea at Julia sa kataas-taasang hukuman sa Supreme Court. Ngayon naman, umabot din sa Senado. Totoo ba to? Kahapon po yung balita namin, umabot po sa kaalaman ng kataas-taasang hukuman, di ba? Dahil nakipag-tweet eh. Ang dami yata nakikipag-tweet. Mukhang matindi itong Bea Julia. Ngayon, umabot po sa Senado. Bakit? Nagbigay daw po ng unsolicited advice. Ayun. Unsolicited advice si Senador Nancy Binay. Pati pala mga senador din pala, mahilig din talaga sa mga artista. Ha? Kina Bea at saka kay Julia. Ha? Sino ba si Bea? Bea Alonso po yan at si Julia Barreto. Tungkol sa cheating controversy. Siyempre, ang sangkuto dyan, yung naglalaro ho dyan sa Kipakyaw, na yung basketball, ayan, isa po si Gerald Anderson, yung actor na yan, ay isa po sa mga player ng Cavite. Imus ata yun. Imus ba? Imus team. Bagamat at walang pinangalanan, halata daw po itong... unsolicited advice ni Senator Nancy Binay na tumutukoy ito kay na Bea at Julia doon sa tweet na ginawa ng senadora. Sabagat dito po yung mainit na issue, senyora. Talaga, matindi ito ha. Mukhang talk of the town na itong Bea Julia, baka isa pelikula yan. At sabi po ni Senator Binay na hindi worth si Gerald na nilagyan pa niya ng hashtag. Ayan. Nauna rito, aba, ang ibig ko sabihin, hindi lang pala si Binay, hindi lang si Senadora Binay. Oo, nauna ho rito, si Senadora Ontiveros. Wow! Antindi rin naman, ano?
Sa bagay, ang hirap din na maging senador eh. Kaya kara medyo marilax ka ng konti, medyo makipag-tweet-tweet ka rito sa mga issue ng mga artista. Para ma-unwind ka ng konti. Nakaka-unwind naman yan, Sema, Senador Binay at Senadora Risa Ontiveros. Eh, puro na lang issue, di ba? Ang bibigat din ng issue nyo eh. Eh, kaya nakaka-unwind ng konti kung medyo pinakinaman nyo yun ng konti itong mga artista. Nakalimutan nyo yung problema ng Pilipinas. Ayun. Tama rin naman. Eh, wala namang pinangananan din si Senadora Ontiveros, ha? Pero halatang-halata doon sa tweet niya na pinatutungkulan niya dito, ito si Gerald. Mukhang argabyado ka, Gerald, ha? Puro ikaw ang pinag-iinitan, ha? Na inaakusahan po ng ghosting matapos hindi umano makipag-break ng maayos dito kay Bea. Ba't hindi ka nga naman nakipag-ayos mabuti, Gerald? Ayan. Sabi tuloy ni Senadora Ontiveros na isa sa mga tinuturo niya sa kanyang mga anak ay maging patas. Ayan. Kahit sa pagkikipagrelasyon. Ayan. Ayan, ha. Sana lumawak pa yung usapan na yan ng Bea Julia sa loob po ng mga bus na mga bumibiyahe ngayon dyan sa EDSA. Para medyo malimang naman yung mga tao dyan, senyora. O nga eh. Siguro bukas po magalawa, baka ito na pag-usapan para malibang sila at makalimutan nila ang tindi ng Carmageddon dyan po sa kalagitnaan ng EDSA, senyora. Dahil para po malimutan ninyo ang pagtitiis at paghihinagpis na nararanasan ng mga taong inip na inip sa paghihintay po sa trapiko, senyora. Dahil hindi ka umuusad eh. Umuusad ka man, kakatiting. Ha? Kaya siguro, idamay nyo na rin itong Bea Julia. Diyan po sa usapan ninyo sa loob ng bus, ha? Bukas. Para, kasi nalalaro natin, bukas eh, naku, kaya po dahi, ay araw po ng Biyernes, naku, matindi ang traffic pag Biyernes. Eh, thank God, it's Friday, pero yan po ang pinakamatitindi pag oras na sumasapit po yung araw ng Biyernes. Eh kung ganyan ang magiging lagay pa rin ng trapiko natin, sapagkat testing the water po ang ginagawa ng MMDA sa ngayon, ha? Trial and error ang ginagawa po nila ngayon, at nakikita naman natin ang error, eh siyempre taong bayan na nakakakita niyan at saka yung mananakay, dahil ang laki po ng problema niyan, lalo na sa mga empleyado at mga manggagawa natin. Sipin niyo laging huli yan, na darating sa trabaho, ilang oras ngayon ang dapat mong i-allowance? Ilang oras ang dapat mo i-alawas dyan, Engineer Wasi-Wasi, para makarating ka sa trabaho mo? Ilang oras yan? Dalawang oras? Alimbawa, saan ka lugar ng trabaho? Sa Quezon City lang. Ali, Pasig, dalawang oras. Mula sa? Saan? Quezon City. Saan yun? Pasig. Sa lugar? Bambirang hirap na naman yan. Mahihirapan tayo. Yes. Sa Kawit? Gawin ka pa ng Kawit, Cavite? Wow, ang tindi pala, no? Malayo pala to si Engineer Wasi-Wasi. Okay, maraming po salamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa amin dito sa Doble Banda 2019. At pinasasalamatan po natin lahat yung mga patuloy na nanunod sa amin dyan, ha? Sa kanilang streaming habang kayo ay nasa gitna ng traffic. Alam po namin nanonood kayo diyan. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. At ganoon din po lahat po ng mga si engineer, Chef Bibing, si Chef Cano, maraming salamat. At ganoon din po si Johnny Pabiala, traffic ka? Oh, traffic din to. Dumadaing doon sa traffic. Lugi na sa biyahe. Okay. At yung ating, yung aking kapitbahay, si Senyor Satur, Mercado at si Baby, yung kanyang asawa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At lahat po ng mga nanonood sa amin sa live stream, maraming salamat. Si Leti Latao from Taiwan, si Julia Bercasio from Singapore. Ang ganda ng love story sa bus, senyora, no? sabi ni Leti Latao sa Taiwan. Julie Bercasio, si Jack Gonzalez, watching from Riyadh. Si Lauro Quindosa sa Australia. Briggs Garcia from Japan. Si Ramon Bautista, watching from Spain. Si Adele Sky, watching from France. Marco Fernandez, watching from California. Francis Corral, magandang hapon, Doble Banda, watching here from Argentina. Doble Banda, nanonood kami sa New Zealand. Ron Pascobillo, Doble Banda, watching from Italy.
Si Aldison, watching from Madrid, Spain. Jose Rodriguez from Barcelona, Spain. Maraming salamat, Señor. At ganun din kay Angelo Cristobal. Maraming salamat. Muchas gracias. Muchas gracias sa lahat po ng ating mga amigos at mga amigas sa iba't ibang panig ng daigdig. At ganun din po sa buong Islas de Pilipinas. Hasta mañana. Ang damayanan po lamang sa loob ng ilang sadali, naturalmente ang palatuntunang balita na serbisyo pa, siyempre pa, kasama nyo si Edwin Eusebio. Ito ang Doble Doble Banda.